Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon po ay August 28, 2020. Ito po yung sample ng video natin ngayon. Ito po yung actual na trading in the Philippine stock market. Kung makikita natin, as of 10 o'clock in the morning, and dito po yung mga most active guys. So mayroon ditong Ayala Land, Ayala Corporation, Axelum, EN, Nickel, Loom, FNI, Polsim, and CHP, MM, GFC, Jollibee. So BDO and IPB. This is the one of subsidiaries of San Miguel Corporation. So yung chart dito, ito po yung San Miguel. As of today, ito yung candle ng SMC, San Miguel Corporation. So mula po siya. So ang ibig sabihin, ang opening ay 100. At saka yung position, kung tingnan natin dito sa may bidding, ay 100 pesos per share. So nag-open siya sa 101.5, pero starting 9:30 ang opening ng presyo ay 101.5, pero as of 10 o'clock in the morning, bumaba siya ng 0.39% or 0.4 pesos per share. So nagiging 101 na lang. Kaya po ito ay pula. So yung trading natin, the Philippine stock market is up to 1 o'clock. Nirevise po nila yung time, kasi before, without COVID-19, yung trading natin ay up to 3:30 in the afternoon. Pero nang may COVID-19 na, nirevise nila up to 1 o'clock. So dito sa side, makita ninyo dito yung may volume sa bid, volume sa ask. Itong volume sa bid, ito po yung mga buyer. So kung for example, kung may account na kayo sa Philippine stock market, pwede kayo bumili ng stock ng San Miguel Corporation or any companies. There are many companies in the Philippine stock market. Sobrang dami po. 274 plus companies in the Philippine stock market. So there is small and medium and big companies. Anong dito? So makita na ito dito sa taas. Ito yung mga companies yung tumatakbo, yung mga presyo ay nandito. Pag green yan, ibig sabihin yung opening ng presyo sa 9:30 ay mababa sa current price as of AM morning. Kaya green. But if ever pula po yan, ibig sabihin yan, nag-open yung presyo sa mataas sa 9:30, at as of 10:05 AM in the morning, yung presyo ay bumaba, kaya nagiging siyang pula. If ever orange naman,
Ibig sabihin, walang pagbabago ng presyo simula nang nag-opening yung market. So, yun po. Madali lang po niyang basahin, no? Yung iba, sabihin nila na mahirap basahin. Hindi ko makaintindi. Dito sa stock market, madali lang po kung paano basahin yan. So, pagkatapos ng trading up to 1 o'clock, pag agree-read yan, ibig sabihin, yung opening niya ay yung closing ng presyo ay mababa sa opening. So, kaya nga may pula at saka may bid. If ever after trading, ang candle ng isang companies ay green, ibig sabihin, yung opening ng presyo ay yung closing ng price ay mataas ng sa opening. Pag orange naman, ibig sabihin, yung opening at saka closing ay magkapareho lang. So, walang pagbabago. So, bakit po siya green? Pag green ang candle, ibig sabihin, ngayong araw na ito, ang buyer ay aggressive than the seller. Pero pag red naman ang candle, ang seller ay aggressive kaysa buyer. So, pag wala namang pagbabago, ibig sabihin, both the seller and the buyer is the same. Pareho, wala pong nanalo sa kanila. So, ngayon, balik tayo dito, kung may account na kayo na Philippine Stock Market, pwede kayo bibili dito sa GFC, dito kayo pipilas may volume bid. Kasi itong volume as, ito po yung nagbibinta. So, halito may apat na tao na ang total volume ay 2,960. Gustong bumili sa 101 pesos per share. Pero ang nagbibinta naman ay 1,009 tatlong tao. Gusto nila ibinta ng 101.3. So, yan, tita mo nito umangat yung presyo sa 101.3. Pero karamihan sa mga buyer ay mababa palagi yan sa nagbibinta. So, para ba yung kasi yung, as I said before, stock market is pareho lang sa merkado. No? But the difference, we buy only shares here. So, bili ka ng share sa mababa, gusto mong bilhin sa mababa, makita mo yung isang stock ay in the next months or the next few days ay may potential na tumataas. So, of course, pipila ka sa mababa. And then, if the price will go up, bibinta mo. So, katulad nitong Peru Nickel. Yung symbol niya, ito po yung tawag ay tax symbol, FNN. Pero yung company ay Global Peru Nickel. Ang name niya. Pero yung stock symbol FNI. On August 24, nandito pala yun sa 1.11. Kung nakabili kayo nitong ilang share, tapos ngayon nasa 1.3 na. So, malaki po yung kita ninyo, no? Pero kailangan yung start sa price mo. Kaya ito yung tinatawag natin, technical charge. So, nasa 19 na. Okay? So, in the stock market, if you want to buy, if you want to enter in the stock market, hindi po kailangan ng mataas na halaga. So, mayroon na pong mga broker dyan na yung opening ay 1,000 pesos lang. Or 5,000. So, pwede po makakabila. So that's all for today, the overview of the stock market as of 10 a.m. and 10